guys, what's up? Welcome back to my channel again, Fred Horace Vlog. So today's video guys, papakita ko sa inyo kung paano mag-change oil ng Mazda Bongo R2 engine. Ang ginagamit ko po tuwing nag-change oil ako ay Dilo Gold. Ayan, Dilo Gold ang gamit ko. So, ang Mazda Bongo R2 ay naglalaman ng 6 liters na diesel engine oil. So ito yung gamit ko, 4 liters na Dilo Gold. Yan. Yan yung gamit ko sa Caltex. Kasi tagal na akong ginagamit ito. So subukan talaga ang Dilo Gold. So, ito yung gamit ko. 6 na liter. So dalawang tag 1 liter at saka isang 4 liters na malaki. So makakatipid ka dito sa 4 liters. Tsaka medyo di naman masyadong kamahalan. Tsaka ang ginagamit ko lang ngayon, ito. Yan. Union Asahi. Yung gamit ko na filter. Yung, kasi every 3 months lang ako mag-change oil. Ito yung sa Bongo. 412 yung size niya. Yan, 412. Ito yung ginagamit ko kasi every 3 months lang ako nag-change oil sa aking sasakyan. So ito yung Mazda diesel. Yan, R2, RF. Kalagay dyan, oh. So mag-change oil ako ngayon sa aking sasakyan. So papakita ko sa inyo. So tara na, let's go! Yun guys, tanggalin natin yung bolt dito sa ilalim para tumagas yung oil dito sa kanyang crankcase. Ayan, nakikita nyo. Tinatanggal ko yung bolt na 710, yung yabi niya ginagamit. So yun guys, tumagas na yung oil niya. So babayaan natin na mainti siya para bago natin siya palitan ng bagong oil. Kana. Kana nai. Tara ko. Ayan yung filter niya guys, big 412 yung size niya. Pwede natin kamayin, tanggalin natin para palitan natin ng bago. So pag mag palit kayo guys, kailangan mag change oil kayo, kailangan magpalit kayo ng bagong filter. So guys, tanggalin na natin para mapalitan natin ng bago. So ikutin nyo lang dito guys ang filter. Yan. Hanggang sa matanggal. Yan. Kaya tumagas na yung city niya. Yan. Yan o. Sobrang itim na yung oil niya. Grabe. 3 months and a half yung oil dito. Tsaka ngayon lang natin napalitan. So ako every 3 months lang ako mag-change oil guys, dahil palaging tumatakbo ang sasakyan araw-araw. So kailangan nyo ng palitan yung oil para di masira yung makina nyo. Kasi yun yung kadalasan na dahilan bakit umuusok ng marami pag hindi napalitan ng oil yung ating sasakyan. So yun guys, binali ko na yung bolt niya dyan sa kanyang lalagyan. Tapos dito sa taas, linisin natin to para palitan natin ng bagong filter. Yan. Nilinis ko na yan. Yan. Dapat wala na siyang oil, wala na lahat. So yan, kakabit na natin yung bagong filter na binili ko. Yung Union Asahi. Union Asahi pala. Yan. So ikutin nyo lang pakanan. Tapos higpitan nyo lang
na tamang-tama lang yung higpit niya na pwede niya nang matanggal sa kamay dahil okay naman pag hindi lang siya masyadong maluwag. Ayun guys, nakabit ko na at nahigpitan ko na yung filter niya. So yan, siguruhin nyo na wala na siyang taga, secured na siya sa ilalim bago kayo magsalin ng oil doon sa taas. So bago kayo magsalin ng oil, dapat palitan nyo, linisin nyo muna yung air filter niya. Papakita ko sa inyo. Yes, ito yung air cleaner niya. Yan yung air cleaner. So ito yung hose papunta dito sa kanyang exhaust. Yan. So mamaya, pakita ko sa'yo. Tanggalin muna natin ito guys. Tanggalin natin ito para linisin yung air cleaner. Ito lang. Ito, tanggalin nito yung lock niya. Ito. So, ito lang yung tanggalin nyo guys. Pugutin nyo lang ito dito kasi naka-lock lang yun dito. Yun. Tanggalin natin dito. So, tanggal na siya guys. Tingnan yung mga hugo, mga dumi siya dito sa loob. Yun, yung mga dumi. Kaya yun. May dumi siya dyan. Sa ilalim. Tingnan nyo mabuti guys. Yun. Kailangan natin linisin yan. Para pagpasok natin ng oil, okay na siya. Wala na siyang problema. Tingnan nyo yung carbon guys. Oh. Kita yung carbon niya guys. Yan o. Yan sa loob. Oh, yun. Ito. Tingnan nyo. Fuck. Grabe. Yan. Yan yung kunin natin. Hindi pwedeng di kunin yan. Tingnan nyo yung kapal ng carbon guys. Ah. Nakuha ko doon sa loob. Yan. Tingnan nyo. So, dapat linisin talaga yan siya guys. Yan. Yan sa loob. Kasi dyan yung mahina yung hatak ng sasakyan pag di yan nalinis. Yan guys, binalik na natin. Tapos na siya. Tapos na nating ma-vacuum. Binalik na natin. Tapos dito, yung hose na naman. Pero mamaya, ibabalik natin. Ayan guys, susalin natin yung 6 liters na Delo Gold Oil dito sa ating head. Para papanda rin na natin. Yan, tanggal na yung yung suot kong damit. Yan. Lalagyan na natin ng oil. Tapos paandarin pagkatapos kung okay ba yung andar niya. Yan. Ito na yung last, yung 4 liters na oil. Kasi ang laman nito ay 6 liters. Tingnan nyo lang mabuti guys. Napaka-ano yung oil. Napakalinaw. Ito, 4 liters yung laman ng Delo Gold. Ngayon, tatagpan natin. Ayan. Ayan. Papaandarin lang natin guys.
tanggal ko to para sa pag-ayos natin mamaya. Balik muna natin. So yun guys, naka-on siya. Ipapanda rin natin ang bago nating salang na oil. Yo guys, ito yung resulta sa pag-change oil natin. Yan. At ganyan talaga pag mag-mekaniko ka ng DIY. Kasi mahal yung bayad sa mekaniko kung paayos ka. So yan, thank you for watching. God bless you.